Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang part 20 ng aking kwento na pinamagatang Stargate Mother. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakakahiyang tagpo nakita ni Kurt. Di dapat sila nakita sa ganun tagpo, lalo na't nasa opisina sila. Hiyang-hiya si Monica. Samantalang si Paul Jose parang baliwala lang dito nang nakita sila ng assistant niya. Nang maisara ni Kurt ang pinto, nawala ang kulay sa mukha ni Monica. Bumulong si Paul Jose sa tenga niya. Gaano mo katagal gustong sumandal sa dibdib ko? Tumayo agad si Monica at sumagot. Paul Jose, babalik na ako sa trabaho ko. Nang lumabas siya sa opisina, naghihintay lang sa labas si Kurt. Nahihiya siyang tumingin sa lalaki. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa elevator. Napahawak ang kanyang dalawang kamay sa namumula niyang muka. At di niya na malaya na hawak niya ang collar niya. Isinara ni Paul Jose ang nakabukas siyang batones. Unang araw pa lang ito ni Monica sa this group. Nahihirapan siya masanay sa mga bagong bagay. Wala siyang kakilala dito. Bukod kay Levi na sa design department din. Ngunit gusto niya itong iwasan. Pero paano? Itong lumalapit sa kanya. Paano kung makita na naman sila ni Paul Jose? Mag-iisip na naman ng masama sa kanya. Ayaw rin niyang bigyan ng pag-asa si Levi. Kaibigan lang talagang kaya niyang ibigay dito. Pagkaupo niya sa upuan niya, sinimula na niyang gawin ang trabaho ang ibinigay sa kanya ni Cathy. Habang patapos na ang araw niya sa trabaho, naalala ni Monica na susunduin nila ni Paul Jose si Little Bear sa paaralan nito. Habang naghahanda ng umalis si Monica, bigla namang dumating si Cathy. Masungit na nagsayita ito. Monica, mag-o-overtime ka ngayon. Sumagot siya. Bakit po, Director Cathy? Unang araw ko pa lang sa trabaho. Saka natapos ko na naman po yung pinapagawa niyo sa akin. Bakit nagre-reklamo ka na agad unang araw mo pa? Dahil late ka kanina, dapat mag-overtime ka. Bayada mo yung oras na na-late ka. Isang oras ka mag-overtime. Isang oras? Halata naman pinag-iinitan siya ni Cathy. Pero totoong late nga siya kanina. Kaya hindi na siya makatanggi. Lumapit naman sa kanya si Levi. Hayaan mo na mag-overtime ka, sasamahan naman kita. Libre din kita ng dinner mamaya. Pero Levi, may lakad kami ni Paul Jose. May usapan kami na magkasama kami susundo kay Little Bear. Nangako siya kay Paul Jose na sabay silang lalabas. Nang sumakay na sa elevator si Paul Jose, pababa siya sa design department. Dadaanan niya si Monica. May usapan sila magkasamang susunduin si Little Bear. Ngunit nasa labas pa siya. Narinig niya may kausap na babae si Levi. Bakit nandito pang pamakinig ka? Anong ginagawa pa nito? Nakita niya nakangiti si Monica habang magkausap ang dalawa. Nakalimutan na ni Monica ang usapan nila na magkasama silang susundo kay Little Bear. Mas mahalaga ba si Levi kaysa sa kanila? Napakuyom ang mga pala ni Paul Jose. Hindi na siya nagtuloy sa table ni Monica. Tumalikod na ito. Nakaramdam siya ng panibugho. Samantalang sa opisina naman, naghihintay ng tawag si Monica mula kay Paul Jose. Bakit hindi siya tinawagan ng lalaki? Siguro may dadaanan pa ito kaya nakalimutan na siyang isabay. Pagkatapos ng overtime niya, tinawagan niya ang telepono ng lalaki. Pero si Little Bear ang sumagot. Inosente nagtanong ang bata. Mami, bakit hindi ka po kasama ni Daddy pag sundo sa akin sa school? Pasensya na Little Bear. May kailangan kasing tapusin si Mami sa opisina kaya nag-overtime si Mami. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, susunduin ka na ni Mami, okay? Okay po, promise? Promise. Sagot ni Monica. Dahil telepono iyon ni Paul Jose, ibig sabihin nakauwi na sa bahay ang mag-ama. Mukhang hindi na nga siya hinintay ni Paul Jose. Mami, bilisan mo po, uwi ka na, miss na kita. Sa itim na kotse, nakaupo si Little Bear. Hawak ang cellphone ng daddy niya.
Natutunaw ang puso ni Monica sa tawag. Napakalambing ng bata. Sa isang banda, nang maibaba na ni Little Bear ang telepono, nagtanong ito sa ama. Daddy, ikaw yung may gusto na umuwi na kaagad si Mami. Bakit gusto mong sabihin kay Mami na ako may gusto? Pwede ko namang sabihin na ikaw ang may sabi. Iniangat ni Paul Jose ang kamay at hinawakan sa ulo ang anak. Kasi mas gusto ni Mami si Little Bear. Kaya mas okay kung sasabihin na ikaw ang may gusto na umuwi siya na maaga. Uuwi agad siya ng bahay. Talaga po? Masayang wika ng bata. Oo naman, kasi love na love ka ni Mami. Daddy, malapit na po ang birthday ko, 2 days na lang. Pwede po ba nating i-celebrate ang birthday ko kasama si Mami? Nabigla si Paul Jose. Muntik na niyang makalimutan ang birthday ng anak. Paano kung biglang maaalala ni Monica na ka-birthday ni Little Bear ang batang iniluwal nito? Papansin kaya niya? Oras na siguro para malaman ni Monica ang tunay na relasyon nila ng bata. Siguradong matutuwa si Little Bear. Magandang regalo matatanggap ito ng anak. Oo naman. Anong gustong gift ng anak ko sa birthday niya? Daddy, wala po akong gustong gift. Pwede po bang huwag ka na maging angry kay Mami? Nagulat si Paul Jose. Bakit? Ano bang ang kinagalit ko kay Mami? Kanina kasi aksidente yung nangyari kay Kuya James. Di naman yung sinasadya yun. Daddy, huwag mo na siyang sisihin, okay? Ayoko po na nakikita kayo nag-aaway ni Mami. Natawa siya. Napakatalino ng anak niya. Walang duda na sa kanya nagmana ang katalinuhan ng anak. Pero si Monica hindi rin naman masyadong utu-uto. Yumuko si Paul Jose para mahalikan ang anak. Hindi na lang niya sinagot ang bata. Sa halip nagsalita siya na malumanay. Diba gusto mo ng Barbie? Bakit di na lang iyon ang gift ni Daddy? Pumalakpak sa tuwa ang bata. Gusto ko po yun Daddy, tapos i-braid ko ang buhok niya. Nang maihati ni Levi si Monica, pinigilan niya agad na pumasok ang binata. Di mo na kailangan pumasok, kaya ko na ito. Lumapit ang mukha ni Levi sa kanya, pero mabilis siyang nakaiwas. Naintindihan naman ito ng binata. Takot ka lang makita ni Tito ano? Namula si Monica at nautal. Anong natatakot? Natatakot ako makita ng kahit sinong member ng pamilya. Isa pa asawa ko ang tito mo. Kapag may nakakita sa'yo na inhatid mo ako, ano nilang sasabihin nila sa'kin? Monica, di ka naman ma-inlove sa tito ko, diba? Hindi sumagot si Monica. Magsisinungaling siya kapag sinabi niyang hindi. Alam niya sa sarili niya na mahal na niya si Paul Jose. Nang tumalikod si Monica, lumapit pa sa kanyang binata. Nagulat siya. Tumingin ka nga sa'kin kung wala ka nararamdaman sa tito ko? Ano ka ba, Levi? Nagpapanggap lang kami. E di sigurado ko nga hindi mahulog ang loob sa tito ko? Naiinis na siya sa kakulitan ni Levi. Oo naman. Paano ba ako mainlove sa tito mo ubod na sungit? Naguguluhan ang puso ni Monica. Nararamdaman niyang mahal na niya ang lalaki. Pero ang ugali nito napakalala na. Napakalupit pa. Para bang buong buhay ko'y utang na loob ko sa kanya. E di wala akong dapat ipag-alala? Levi, ayokong paasahin ka at masaktan sa huli. Kaibigan kita. Naging magandang samahan natin at ayoko masirang pagkakaibigan nating iyon. Kung nagpapanggapan kami ng tito mo, asawa pa rin niya ako. At pamangkin ka niya. Sana matanggap mo na iyon. Ayokong saktan ka. Pero Monica, ang tagal na natin magkasama. Kaibigan lang ba talaga nararamdaman mo sa akin? Samantala ngayon lang kayo nagkakilala ng tito ko? Please Levi, sana igalang mo pa siya ko. Bilang kaibigan mo. Ayokong dumating yung oras na masirang pagkakaibigan natin. Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Nanlulo mo nagpaalam na ang binata. Malungkot ding tinanaw ni Monica. Alam niya nasaktan niya si Levi. Pero mas masasaktan ito kung patuloy na aasa sa kanya. Hindi siyang nararapat sa binata. Nang pumasok na sa loob ng bahay si Monica, alingalinga ito na baka may nakakita sa kanila ni Levi. Maingat siyang tumingin sa paligid. Natatakot na baka makita siya ni Paul Jose. Kahit na magkaibigan lang sila, nahihirapan siya magpaliwanag. Lalo na kay Paul Jose. Saradong utak pagdating kay Levi. Pero ang hindi niya alam, kanina pa pala sila tinitingnan ng lalaki mula sa second floor. Nakahalukip-kip ang mga braso nito na nakatayo sa may bintana. Madilim ang mga mata.
may nababanaag na galit sa mga mata niya. Nag-usap na sila kanina tungkol sa sitwasyon nila. Hindi pa rin ba yun naintindihan ni Monica? Nakikipaglandian siya sa pamangkiniga sa opisina kanina. Tapos ngayon inagbahatid pa? Ano bang akala niya? Nang pumasok si Monica, napansin niyang pinapakain ni Cathy ang anak. Magalang siyang bumati dito at aakyat na siya dapat sa taas para puntahan si Little Bear. Nang biglang bumukas ang library at lumabas doon si Paul Jose. Tila tumatagos ang tingin kay Monica. Nagtaka si Monica. Ano na naman kaya nagawa niya? Umikot siya tiningnan ang lalaki. Hindi niya napigilan ang sarili at nagsalita. Diba sabi mo sa akin ay susunduin natin si Little Bear kanina pagkatapos ng trabaho? Bakit hindi mo ko hinintay? Tumingin sa kanya na may pag-uuyam ang lalaki. Napansin ko kasi mas masaya kang maiwan sa opisina habang may kausap na lalaki. Baka kung nakalimutan mo ng usapan natin. Hindi ko nakalimutan iyon. Hindi agad ako nakalabas at pinag-overtime ako ni Cathy. Tiningnan naman siya na masama ni Cathy nang marinig ang pangalan niya. Monica, bakit mo naman ako'y dinadamay? Bakit mo naman ako pinagmumukhang masama dito? First day mo pa lang sa trabaho. Bakit kita patatagalin para mag-overtime? Sumimangot si Monica at hinarap si Cathy. Cathy, hindi ba ikaw ang... Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, pinatigil na siya ng binata. Monica, tama na gan. Huwag ka na magsinungaling. Napahigpit ang hawak niya sa bagdiga. Napupuno na ng galit ang puso niya. Wala rin naman ito kung tama siya o si Cathy. Dahil palaging si Cathy ang papanigan ni Paul Jose. Para sa lalaki, walang halagang katotohanan. Palaging taong basehan, hindi ang sitwasyon. Napakagatang labi si Monica habang nakatitig dito at naluluha. Saka nagmamadaling umakyat sa taas. Nang pumasok siya sa kwarto, agad siya nag-impake ng mga damit. Wala sa kanya kung palagi siyang pinag-iinitan ni Cathy. Ang hindi niya matagalan, yung pati si Polo sa hindi siya pinaniniwalaan. Nasasaktan siya. Nung umakyat sa taas, napansin ng lalaki na nag-iimpake si Monica. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Dahil sa galit, tinawanan lang niya ang lalaki. Babalik na muna ako sa villa namin. Kapag kasi nandito ako, para ako nasusunog. Isa pa, umakting lang naman tayo, di ba, Mr. Driss? At wala naman dito ang daddy mo. So walang kailangan magpanggap. Inilabas niya ang lahat ng galit niya ng isang hingahan lang. Pero sa susunod na segundo ay nakalapit ng lalaki at kinuha maleta niya. Bakit ang lakas ng loob mong umalis sa masyon? Ano bang iniisip mo? Lalong nagalit si Monica. Tumingin ito na matalim sa binata. Bakit hindi, Paul Jose? Wala na akong ginawang mabuti para sa'yo. Palagi na lang ako mali. Palagi na lang si Cathy'ng pinapanigan mo. Sino ka ba, Paul Jose? Anong karapatan mo na kontrolin kung saan ako pupunta? Ang tigas ng puso mo! Bago pa muling nakapag-react si Monica, mabilis yung binuhat ni Paul Jose sa kanyang balikat. Nakatutok din sa sahig ang kanyang ulo. Dahil sa laki ng katawan ng lalaki, para nagbuhat lang ito ng isang bata. Nagpupumigla siya at sinusuntok ang balikat ng lalaki. Paul Jose, ano bang ginagawa mo? Ano na naman bang binabalak mo? Naririnig mo ba ako? Ibaba mo ako! Habang nagpupumiglas, inihiga siya sa kama. Nakatitig ito sa kanya. Nababaka siya magkasamang galit at selos sa mga mata nito. Bakit naman ito magseselos? Kay Levi ba? Bakit? Nagpapanggap nang naman sila na mag-asawa. Unless mahal na rin siya ng lalaki. Posible ba mangyari iyon? Namahalin rin siya ni Paul Jose? Napaatras si Monica nang lumapit sa kanya ang lalaki. Ngunit mabilis siyang nahawakan sa kanyang bewang at hinalikan siya sa kanyang mga labi. Amoy na amoy niya mabangong hininga nito. Ang mabigat na katawan ng lalaki ay nakadagan sa kanya. Kaya hindi na niya magawang makakilos pa. Ano ba magagawa niya? Hindi na niya mapigilan ang lalaki sa gusto nito mangyari. Ramdam niya ang tibok na kanilang mga puso. Parang tambol sa lakas ng tunog. Naluluha si Monica sa ginagawa ni Paul Jose. Napansin naman iyon ng binata. Naging maraha siya dito. Dala na matinding selos na nararamdaman niya. Kaya niluwagan niya ng konti ang pagkakahawak sa dalaga. Naramdaman naman iyon ni Monica.
at napatitig siya kay Polose. At muling marahan siyang hinalikan ng binata na may pagsuyo. Nadala si Monica. At tulad ng dati, tunugo niya ang mga halik na iyon. Natanggal na ni Polose ang mga damit niya na di niya namamalayan. Tinulungan din niyang tanggalin ang damit ng lalaki. Sa labas naman ng kwarto ni Polose, nasa labas si Cathy at mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Galit na galit. Naririnig niya ang nangyayari sa loob ng kwarto. Inis na inis siya kay Monica. Bigla namang lumabas ang kwarto si Lita Bear. May dala-dala itong isang libro at crayons. Mukhang hinahanap nito si Monica. Mabilis na gumanang maitim na utak ni Cathy. Tinawag nito si Lita Bear. Lita Bear, hinahanap po ba si mami mo? Opo, tita. Nakita niyo po ba siya? Magpapatulong po ako mag-crayons. Oo, nakita ko siya. Pumasok sa loob ng kwarto ng daddy mo. Gusto mo ba siyang puntahan? Tumango si Little Bear. Opo, gusto ko po samahan niya ako sa pagkocolor. Magulo sa silid kung saan-saan ay bato mga damit nilang dalawa. Nang may marinig silang maliit na boses sa labas ng pinto, nagkatinginan sila. Mami, mami, nandyan ka po ba sa loob? Gusto ko po mag-drawing at mag-color. Pwede niyo po ba akong tulungan? Sabay pa ng pagkatok nito sa pinto ng sunod-sunod. Tumingin siya sa lalaki. Polose, nasa labas si Little Bear. Dali, bitawan mo na ako, nasa labas ang bata. Ngunit tila walang balak si Polose na umalis sa ibabaw ni Monica. Baka biglang makapasok si Little Bear. Gusto mo ba makita tayo sa ganitong pwesto? Tila nag-isip si Polose. Ngunit ibang nasa isip nito. Mabilis na binuhat muli ang dalaga at dinala sa banyo. Nagulat at napatawa naman si Monica sa inasal ng lalaki. Hindi talaga ito mapigilan. Bumukas naman ang pinto ng silid. Pumasok si Little Bear. Sumisigaw ito. Mami, mami, nasaan ka po? Ngunit wala kahit anong ingay ang narinig ang bata. Kumunot ang noon nito at humarap kay Cathy. Tita, bakit wala naman po dito si mami? Ang maliit na bata ay walang muwang. Napansin ni Cathy ang mga nagkalat na damit na Polose at Monica. Ano pa ba maaaring mangyari? Halos sumabog ang dibdib ng babae. Tumingin siya sa may banyo na may pinto ang salamin. Medyo nabubuo sa kanyang dalawang katawan na nasa loob. Ang mga mata ni Cathy ay marasa na paatras at hinila na si Little Bear palabas ng kwarto. At mabilis niyang isinara ang pinto para mailayo si Little Bear. Ang eksenang iyon ay hindi dapat makita ng bata. Si Little Bear ay tumingin sa tiyahin niya. Nagtanong ito ng nakasimangot. Tita, nasaan po si Daddy? Nawawala si Daddy. Umalis ba siya kasama si Mami? At iniwan ako para mag-play sila sa ibang lugar? Galit na galit si Cathy. Pero medyo napangiti sa tanong ng inosenteng bata. Siyempre hindi. Bumaba na tayo at makipaglaro ka sa kuya mo. Mamaya kapag dinner na natin, siguradong nandito na sila. Sigurado po kayo, tita? Malungkot na wika ng bata. Oo naman, maya-maya lang nandito na sila. Niyakap ni Little Bear ang kanyang book at crayons. Nakasimangot siya at tumango. At sinabing, okay po, hintayin ko na lang sila. Nang samahan ni Cathy si Little Bear sa baba papunta kay James, muli niyang sinulyapan ang nakasarang pinto ni Polose. Kung pwede lang na magpasabog, kanina pa niya nagawa. Sa banyo naman matapos marinig na lumabas na ang bata. Nagsimula na namang gumalaw si Polose. Muli niyang hinalikan si Monica. At doon nila pinagpatuloy ang pagniniig nila. Nang makatapos bumulong si Polose sa kanya. Nihiya ka bang kasama ko? Nagulat siya sa mga tanong nito. Bakit naman ako mahiyang kasama ka? Iniisip mo pa rin bang edad mo? Kahit anong isip mo dun, hindi na magbabago yon. Matanda ka pa rin sa akin. Nakangiting wika ni Monica. Tumalikod na si Polose na lihim na napangiti. Bago lumabas ang banyo, si Monica ay naligo na para makapag-ayos ng sarili. Pupuntahan niya si Little Bear para makasama ito. Habang nasa ilalim siya ng shower, napangiti siya. Mahal na niya ang binata. Hinihiling niya na sana maging mabait na ang lalaki. Alam naman niyang may mabuti itong kalooban, lalo na pagdating kay Little Bear.
Ngunit pagdating sa kanya para lagi matandang dalaga na magme-menopause na. Paglabas siya ng banyong matamang nakatitig sa kanyang lalaki. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Paolo, say, kung ano yung iniisip mo, huwag mo nang tangkain pang ituloy. Kailangan ako ni Little Bear. Biro niya dito. Kahit sa totoo ay natatakot siya. Sumagot ito. Ano namang tingin mo sa akin? Bilisan mo't lumabas ka na. Pagkatapos, mabilis siya nagbihis. At walang sabing lumabas siya ng silid. Nakita ka agad siya ng bata. Mami, saan po kayo nagpunta? Bakit tinatawag ko kayo di kayo sumasagot? Napangiti naman si Monica. Sa isip niya, sisihin mo ang daddy mo. Little Bear, si Mami kasi ay naligo. Kaya hindi ko narinig na tinatawag mo ko. Malakas ang water sa loob ng banyo. Agad namang naniwala ang bata. At pagkatapos sinilas siya nito papunta sa silid dito. Mami, tulungan niyo po ako mag-drawing at mag-color. Okay, sige. Masayang wika ni Monica. At binuhat niya ang bata. Papunta sa silid dito. Nagtataka siya sa kanyang sarili. Sa tuwing yayakapin niya at kausap ang bata, ang gaan-gaan ng loob niya. Parang napapawi lahat ng pagkasabik niya sa anak na nawalay sa kanya. Kung sana lang, ay si Little Bear na lang ang batang iyon. Dito na po nagtatapos ang part 20 ng aking kwento. Maamin na kaya ni Paolo sa ang nararamdaman niya sa dalaga? Ano naman ang gagawin ni Cathy sa tagpong kanyang nakita? Ipipilit pa rin kaya niya ang sarili sa lalaki? Hanggang kailan pa kaya itatago ni Paolo sa kay Monica ang tunay na katauhan ni Little Bear? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat! Shout out po kina Hamina Balaw, Onessa Basco, Adilita, LJ Alvarez, Aurora Fernandez, sa family po ni Baby April Villanueva sa Pinas, Vicky Menoy, Gemma, Angela Bok, Maricel Verona, Elsie Suño, Maggie Doyo, Roda Malones, Helen Domingo, Ella Uwaing, Hen Buenafe, Mary Ann Jeronimo, Raylene Bilen, Alona Gino, Efrin Cardova, and Gypset Aplinargo. Thank you for watching!